everyone! So once again, it's me, your nurse, Sarami FC. And for today's vlog, tatalakayin po natin ang katanungan ni Sir. Ano, i-segue ko na lang din talaga. No? Kasi ang topic na gusto niya is more on goat eye or sabi natin cock ring. Ano? Yung uri ng klase ng isang cock ring pero tinatawag nilang goat eye or sabihin natin sa Tagalog ay... Ano ba tawag doon? Yung may rambutan. Oh, yung may rambutan. Pero totoong topic natin for today is what? Ano po ba yung mga benefits na makukuha ng isang babae or ng isang lalaki kapag gumamit po ng tinatawag na cock ring? So, samahan niyo na po ako and let's start. Sun is up, it's beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Okay po, so before we start in this topic po, so ang katanungan, safe ba talaga gumamit ng tinatawag na cock ring sa mga kalalakihan, ano? So napakarami pong klase ng cock ring, sir, ano, may for her, may for him, ano yung for her? Yung pleasure para kay madam, ano? Yung pleasure naman para kay sir, ano? Doon sa tinatanong ni sir na pilik mata ng kambing or sabihin natin goat eye cock ring, ano? So ang pleasure nun, it's for her, para kay madam, ano? So dito, magkaiba yung cock ring na itatopic natin dun sa gustong itopic ni sir na goat eye ring, ano? Kasi yung pleasure nito para sa mga kababaihan, ano? Binibigay niya lahat yung sensation, ano? So paano nga ba gumamit ang tinatawag na goat eye? Kasi gusto malaman ni sir, ano? Ayaw ni sir mag-search. Okay, so kailangan syempre pag bumili kayo, singit ko na lang mga madam and sir, ha? So kung kung bibili po kayo ng goat eye cock ring, ano? So pagkabili nyo, kailangan nyo po ito, ano, ibabad sa warm water, ano? Make it 10 to 15 minutes, ano? Para mag-expand, ano? Kasi depende yan. Especially kung may kalakihan yung ari ni sir, yung ari ng inyong partner, ano? So nag-expand naman siya, ano? Konting hila lang. Konting hila-hila lang ng konti, ano? So, konting hila-hila lang ko. Nakakaloka. Anyway, ano? So, doon papasok yun. So, paano yun? Aabot ba hanggang dulo? Hindi po. Doon lang po ito pupunta saan? Sa head ng penis, ano? So, for example, ito yung head. Papasok lang siya dito, ano? So, anong mangyayari doon, ano? Once po nagkaroon ng penetration kay madam, ano? Magbibigay po ito ng additional sensation, ano? Kay madam para mas ma-feel niya yung tinatawag na orgasm, ano? Kung gusto mo talaga siyang makitang nag-o-orgasm, ano? So that's it. So yun po yung tinatawag nilang goat eye cock ring, ano, or sabi natin pilik mata ng kambing o rambutan. Okay, so the big question is, ano, safe nga ba talagang gumamit ng cock rings ang mga kalalakihan? What's your answer, mga madam? Yes po, ano, safe naman po siya kung tama po ang pagkakagamit. Opo, sa lahat naman ng bagay, ano, basta tama ang pagkakagamit, okay naman, ano. So, ang tanong natin, paano po ba nakakatulong itong tinatawag na cock ring sa mga kalalakihan sa pagtatalik nila, no, sa kanilang partner? So, alam naman po natin na kapag ang lalaki ay nakikipagtalik, kailangan pong mag-erect o tumigas ang kanilang ari. So, once po sila ay na-hyper, ano, ang nangyayari po dyan, increase po ang blood flow sa kanilang ari para po ito ay tumigas, ano. So, dito po sa cock ring, ano pong benefits nito, ano? Itong cock ring po kasi, ano, once na yung blood po, ano, blood flow po pumunta po ng pumunta sa ari ng isang lalaki, ang nangyayari po dyan, naglalak po yun, ano, para hindi lumabas, ano. So, kaya po yan ay na-maintain nilang matigas, ano. So, dito po, ang cock ring, nakakatulong po mas, ano, mas matrap lalo. Kasi yung cock ring, aabot po siya dito sa base, ano. Mas tinutulungan niya po na, ano, na matrap yung blood flow para, ano, mas maging bigger. Make it more harder, ano, for a long period of time, ano. So, ibig sabihin, nakakatulong po ito sa mga kalalakihan na merong tinatawag na erectile dysfunction or yung mga kalalakihan na nahihirapan pong magpatigas ng kanilang ari. Okay, so question, madam, totoo po bang nakakasira ng ari ang paggamit ng tinatawag na cock ring? So the answer po is yes po, ano, kapag po ito ay tumagal sa inyo, sa loob ng inyong ari, ano, na gumagamit po kayo for a maximum of 30 minutes, dapat dun lang po nyo ginagamit per use, ano. So, ibig sabihin, gagamit ka po ngayon, ano, at least maximum lang po natin ng 30 minutes, ano. So, hindi po pwedeng sobra. Bakit po? Posible po kayo magkaroon ng cell damage sa inyong ari. Cell damage. Okay, so next question, ma'am, pwede po bang masugatan ng ari ko dito kapag ako ay gumagamit na tinatawag na cock ring?
Yes po, possible po ito, lalo na kung ano, kung medyo masikip or may kasikipan yung binili nyo, ano, kung lagi nyong ginagamit yung masikip na cock ring, and then lagi po kayong medyo may katagalan kayong gumamit ng cock ring, posible po talaga magkaroon kayo ng ano, mag-break yung inyong skin, ano. So dapat talaga pinaka-importante kung gagamit ng cock ring is what? Yung right size niyo. What are the benefits nga po ba sa paggamit ng tinatawag na cock ring, ano? So nakakatulong po ito higit kanino sa mga lalaking may erectile dysfunction na ano, mapatagal ang kanilang pakikipagtalik or sabi natin matagal ang kanilang pagmamasturbate. Ano, mas nakakatulong din po ito na ano, mas magiging malaki, mas magiging matigas at mas increase po ang sensation na mararamdaman. Nakakadelay din po ito ng tinatawag na orgasm para mas matagal po yung tinatawag na pakikipagtalik. Okay, so, singit ko lang din po sa inyo mga madam and sir na hindi po lahat ng kalalakihan ay pwedeng gumamit ng tinatawag na cock rings, ano. So yung mga iba kailangan muna po magpa-check up sa inyong doktor, ano, para ikumpirma kung pwede po kayong gumamit ng tinatawag na cock ring. Sino-sino po ito? Yung may mga sakit sa puso, cardiovascular diseases, ano. Yung may mga diabetes, yung may mga sugat sa kanilang ari, yung may mga bagong opera sa kanilang ari, ano. Hindi pa pwede pong gumamit ng ganitong klaseng bagay kasi nakaka-apekto po ito sa kanilang karamdaman. So kailangan pa-check up muna po tayo sa doktor. Okay po. So next question, madam, pwede po bang pagsabayin ng tinatawag na condom at cock ring? So pwede naman po mga madam and sir, pero may possibility lang na magkaroon ng tearing po or punit. Ano, lalo na po kapag medyo may kasikipan, yung friction po na tinatawag, ano, yung sikip na paulit-ulit, labas-pasok. So posible po 'yun na ano, na maging cause ng tearing o pagpunit. So better na depende, no? Depende po sa inyong paggamit. Okay, so next sir, kung sakali pong first time nyo po gumamit na tinatawag na cock ring, mas maina pong alam natin yung mga precautions bago po natin gamitin ito. So number one, kailangan nyo pong gumamit ng lubes or pampadulas pagpasok at paglabas ito para mas nakakatulong po itong mas madali ninyong ipasok at mas madali ninyong ilabas. So number two, ano, pinaka-importante, mag-set kayo ng timer. Ano? Katulad nga na sinasabi ko sa inyo, huwag pong lalampas ng higit 30 minutes po para makaiwas po tayo sa cell damage. Ano, tandaan, para hindi nyo makatulugan kasi alam nyo naman, pagkatapos ng laban, ano, so tulog agad. Tulog agad ang mga kalalakihan. Anyway, so number 3, ano, so watch out po tayo sa mga sintomas na ano, yung mga numbness, ano, wala kayong maramdaman, discoloration ng inyong ari, ano, may sabi natin color blue na pala ang inyong ari, ano, so wala nang blood supply na pumapasok dyan kasi natagalan na nga po. So next is pain, ano, discomfort, swelling, ano, namamagana. Bakit po? Kasi nga minsan naiwanan ng mga kalalakihan na katulugan, ano. So kailangan talaga watch out po tayo sa mga ganitong sintomas para makaiwas po tayo sa mas malalang komplikasyon. Okay po, so what is the bottom line of this vlog po, ano? Ang paggamit po ng tinatawag na cock ring ay safe naman kung tama po ang pagkakagamit. Sir, tandaan lang po, huwag pong iiwanan ang cock rings na makatulugan, ano, maximum lamang po ang paggamit nito per use ay ano, 30 minutes lamang po, ano, kung sakali po na metal cock ring ang ginagamit nyo at hindi po ninyo matanggal,